Nikilabutan kasi ako. Nakita mo ba yung dalawang bata na kasama ng babae? Sinanla niya kay Sir Diego yung mga yan. Hindi ah, ngayon lang to. Ano ba yung mga batang yan? Anak ng babae? Alam po namin na malalaking ahas po at mababangis na buhay ang makikita namin sa loob. Pero hindi po kami natatakot. Kapag sinabi palang aswang, hindi pala yun basta aswang lang. Marami pala talagang uri ng aswang na nagkukubli lang sa dilim. Pero bakit kaya? Malakas ang mga aswang. Mas makapangyarihan sila kumpara sa atin. Pero ang kanilang kahinaan, halos lahat ng pansahog sa ulam. Asin, bawang, luya at kalamansi. Kulang na nga lang i-marinate sila. Lagyan na lang ng toyo at suka. Magandang araw po sa inyong mga kayanggaw sa channel na ito. Ganon din po sa inyo, Miss Clare at Sir Jay. Dati po akong driver ng isang mayamang may-ari ng malawak na lupain at mayroong herpetarium. Ito ay lugar kung saan makikita ang mga alagang reptile at mga amphibian. Pero ang alaga ng amo ko, iba't ibang uri ng ahas at mga buwaya. Upang lubos niyo pong maunawaan, pakinggan niyo po ang mga isasalaysay ko. Ako nga po pala si Darwin. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, Darwin, linisin mo muna yung sasakyan ha, bago i-garahe. Ah, ayos po sir, sige po. Eh, grabe, nakakapagod tong araw na to. Chantal, pakidala nga sa kwarto tong mga gamit ko. At yung sinabi ko sa iyo ha, tapusin mo yon dahil bukas ko na yun kailangan. Okay po, sir. Kanya-kanyang kilos ang dalawa sa loob ng sasakyan sa likuran ko bago bumaba. Mas naunang bumaba ang amo namin kaysa kay Chantal. At bago siya bumaba, sumulyap muna siya sa salamin sa taas kaya naman ginawaran ko siya ng kindat. Natawa naman siya at tinawag akong si Raulo at sinamaan niya ako ng tingin. Pagkatapos ko sa trabaho buong araw, gumala naman ako sa herpetarium kung saan matatagpuan ang mga alaga ni Sir Diego na mga buwaya at ahas. Isang ilog yon sa loob ng gubat. Ginawan ito ng malaking istruktura para gawing tirahan ng mga alaga niya. Ano ginagawa mo dito, Darwin? Eh di manonood. Ano pa nga ba? Buti, pinapayagan ka ni sir na pumasok dito. Eh bawal lang naman dito yung duwag eh. Pero kung kaya mo lang naman makakita ng mga mababangis na hayop tulad ng mga alaga dito, eh bakit hindi, di ba? Tsaka minsan, kapag day off na yung isa sa mga nag-aalaga dito, tumutulong ako magpakain dito, no? Eh, matagal ka na bang nagtatrabaho dito? Eh, siguro matagal na rin. Mga 3 taon na siguro. Ay, grabe. Matagal na yun. Ibig sabihin, sanay ka na. Malaki na sigurong sahod mo dito, no? Sakto lang. Wala namang pinagbago. Kahit mataas yung sahod, mahirap pa rin naman ako. O siya, tara doon. Doon tayo sa mga buwaya. Oras na lang pagkain nila ngayon. Sa loob ng herpetarium na yon, sa gitna nito, mga buwaya kung saan may tubig. Marami ng malalaking buwaya roon na sa oras ng pagkain, makikita mo talagang mahirap na itong kontrolin kapag nakawala. Sa ibabaw naman na parte, sa kanan na bahagi ng ilog, nandoon naman ang mga alagang ahas na ang ilan din sa mga ito ay kasinlaki na ng mga braso ko. Iba't ibang uri pa ng mga ahas yon. Ang mga magagandang uri nito, lalo na yung mga ahas na nakalibing sa buhangin, may sarili pang kulungan. Grabe talaga dito. Nakakahindik silang tingnan, no? Ba't naman kaya ito pa yung naisipang alagaan ni sir, no? Eh dahil kasi ito yung hilig niya. Ganun naman tayo mga tao, di ba? Mahirap intindihin yung hilig ng iba. Aba, delikadong mga yan kapag nakawala, ah.
Eh kaya nga ganitong katibay yung paggawa ng lugar na to. Dahil mababangis lahat ng hayop na alaga dito kapag lumaki. Gano kaya kalaking gastos ni Sir dito sa pagkain lang? Karni yung kinakain ng mga buwaya, aba mahal yun. Bumibili si Sir ng mga alagang baboy. May baka, tapos kakatayin yun para dito. Siyempre, malaki yung gastos nila. Pero malaki din yung halaga ng buwaya kapag nabenta. Oh, binibenta niya yung iba? Oo, may bumibili din kasi. Kadalasan ibang lahi. Paano hulihin? Eh, pasensya ka na, ang dami kong tanong ha. Sa kabila nito, may kulungan para doon. May mga tao naman si Sir na expert sa mga ganung hayop. Ganun ba yun? Hay, ayun no, pinapakain ha. Grabe, ang laki naman yan. Parang ayokong lumapit dyan, Diyos ko naman. Tumatayo yung buhok sa batok eh. Eh, alam mo ba, Chantal? Wala pang assistant si Sir na tumagal dito dahil dyan. Iba kasi yung magiging trabaho mo pag tungkol dito. Eh siya, malalaman mo din yan pagtagal. Oo nga eh. Medyo nakakakaba lang. Isang linggo pa lang naman ako sa kanya. Pero yung trabaho ko, araw-araw, unti-unting nagiging mahirap na ngayon para sa akin eh. Maraming alalay na babae si Sir Diego na hindi tumatagal sa trabaho dahil takot sa mga buwaya at ahas. Rason ng iba, ayos lang kung maliit na sahod basta hindi sila pinapatay ng takot araw-araw. Hula ko nga noon kay Chantal, 2 linggo na lang aalis na siya. Kapag may bibili kasi ng mga mababangis na hayop na yon, isa siya sa mga haharap at mag-aasikaso. Isang araw naman noon, hindi kami umalis, bagkus may hinihintay ang amo namin sa mansyon. Isang babae yon na may kasamang mga bata. Hoy Darwin, ano ba tong si Sir? Ano man nun si Sir? Nikilabutan kasi ako. Nakita mo ba yung 2 bata na kasama ng babae? Sinanla niya kay Sir Diego yung mga yan. Ano? Ganyan ba talaga si Sir? Kahit tao binibili? Hindi ah, ngayon lang to. Ano ba yung mga batang yan? Anak ng babae? Kung nanay siya, isasanla ba niya yung mga bata? Kung ako yung nanay, hindi ko kaya yun. Tsaka tingnan mo yung isa, oh, kuba pa. Abay, oo nga no. Magkamukha pa sila, oh. Parang magkasing edad lang. Kambal ba yung mga yan? Palagi ko nga rin eh. Pero kawawa naman silang sinasangla. Diyos ko, tao, tapos sinasangla. Napabuga na lang ako ng hangin. Nakita pa namin noon na nagbigay ng pera si Sir Diego sa babae. Tapos umalis ito. Darwin! Ah, Sir, bakit po? Dalhin mo nga itong 2 sa herpetarium. Po? Sabihin mo kay Arnold, ang 2 ang mag-aalaga sa mga ahas. Ano ho? Ano nakakagulat sa sinabi ko? Ah, wala naman po, Sir. Eh, Sir, mababangis po kasi yung mga ahas, Sir. Delikado po. Huwag ka mag-alala, Chantal. Eksperto sa mga hayop ang 2 ayon sa nanay nila. Hindi mo kailangan mag-alala. Ano? Paano niya nasabi eksperto? O sige na, Darwin. Isama mo na tong 2 doon. Cassandra, Carlo, sumunod kayo sa kanya. Nagkatinginan kami ni Chantal na parehong naawa sa mga bata. Mukhang kambal nga sila kung titignan. Kuba lang talaga ang batang lalaki, kaya naging mas matangkad tingnan ang babae. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko nang isama ko ang mga bata papunta sa mabangis na lugar na yon. Habang naglalakad, nagtatanong naman ako. Bata, nanay mo ba yung babaeng yun? Opo. Nanay nyo? Eh bakit kayo sinanla? Wala raw po kasi kaming pera. May sakit daw po kasi siya at kailangan niya ng pambili ng gamot. Kasi kung hindi daw po siya makakabili ng gamot, mamamatay daw po siya. Ano? Parang wala naman siyang sakit nung tignan na. Eh nako, nanay mo ba talaga yon? Opo. Eh, anong pangalan mo? Eh, ako nga pala, narinig ko kanina.
Cassandra pangalan mo, no? Tapos tong kapatid mo, Carlo. Kambal ba kayo? Opo. Alam niyo na ba na kapag pumasok tayo sa gusali na yan, makakakita kayo ng ahas at buwaya? Opo. Pero hindi kayo natatakot? Hindi po. Weh, hindi nga. Baka hindi niyo lang alam kung ano yung buhaya, ha? Tapos maliit na ahas lang yung mga nakikita niyo, kaya hindi kayo natatakot dyan. Alam po namin na malalaking ahas po at mababangis na buhaya ang makikita namin sa loob. Pero hindi po kami natatakot. Eh, sabi niyo yan, ha? O siya, tara dito. Dito tayo. May pagkain po ba dyan? Ha? Pagkain? Naku, sige, mamaya bibigyan ko kayo. O di kaya mamaya magtatanong tayo kay Kuya Arnold nyo. Tumangulang ang bata. Unang beses ko palang nakausap ang batang babae. Masasabi ko nang sa dalawang ito, ito lang ang madaldal. Hindi mahilig magsalita ang lalaki at hindi rin tumitingin sa paligid para masabing may mataas itong kuryosidad. Pagpasok namin sa lugar, agad kong pinagmasda ng dalawang bata. Wala nga sa mga mata ng mga ito ang takot. Agad ko lang silang nilapit kay Arnold para ihabilin. Kumilos naman ng lalaki at binigyan ng pagkain ng dalawa. Nag-usap lang kami sandali. At pagkatapos kumain ng mga bata, dinala namin ito sa kulungan ng mga ahas. Nagtataka pa ako dahil pagkakita ng mga ahas sa mga bata, umurong ang mga ito. Hala, bakit takot yung mga ahas sa inyo? Sabi ko po, di ba? Hindi kami takot sa mga ahas, sila po yung takot sa amin. Sila? Eh teka, bakit nga? Hindi ko rin po alam. Kuya, pwede po bang pumasok? Binuksan ni Arnold ang kulungan ng mga ahas. Pumasok ang batang lalaki at pinagmamasdan ko lang ang ginagawa nito. Nagsiksikan ang mga ahas sa gilid. Habang ang bata naman ay naglalakad palapit sa mga ito. Maging si Arnold na tagabantay roon, nagtataka sa nakita. Si Cassandra naman ang pinaliguan ko ng tanong. Cassandra, anong mayroon sa kambal mo? May kapangyarihan ba yun? Wala po. Eh bakit nga takot yung mga ahas sa kanya? Hindi ko nga po alam. Eh bakit hindi mo alam? Dahil hindi ko po alam. Napakamot ako sa ulo sa sagot niya. Kahit ilang beses ko pang itanong, laging ganun ang sagot, hindi niya daw alam. Maya-maya naman, huminto ang batang lalaki sa loob ng kulungan ng mga ahas. Huwag kayong matakot, hindi ako nananakit. Gusto ko lang magpakilala. Ako nga pala si Carlo, hindi niyo ako kahaway. Ang totoo niyan, pwede niyo nga ako maging kaibigan eh. Napanganga ako dahil ang mga ahas dahan-dahang lumapit sa batang lalaki. Teka, nananaginip ba ako? Lumalapit yung mga ahas sa kanyo. Naiintindihan nila yung sinasabi ng kapatid mo? Opo, naiintindihan ng mga ahas ang sinasabi niya. Tapos, naiintindihan niya rin ang sinasabi ng mga ahas. Ano? Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Kaya siguro tinanggap ni Sir Diego ang mga batang yon dahil may kakayahan silang makipagkomunika sa mga hayop. Lumabas ako ng herpetarium na gulong-gulo ang isipan. Nananayo pa ang mga balahibo ko sa misteryong dala ng dalawang bata na yon. Pagpasok sa mansyon, dumiretso lang ako sa kusina at uminom ng tubig. Nadatnan ko pa roon si Chantal na nakikipagdaldalan sa mga katulong. Oh, Darwin, ayos ka lang? Hindi ko alam. Para akong nananaginip na ewan. Nananaginip na ewan? Bakit? Kumusta pala yung dalawang bata? Eh, ayun. Iniwan ko sila kay Arnold. Pero grabe. Hindi ka maniniwala sa mga nakita ko. Bakit nga? Ano ba nangyari? Alam mo ba yung dalawang batang yun?
Hindi takot sa buhaya at mga ahas. Pumapasok ba yung batang lalaki sa kulungan? Ano? Pumasok yung batang lalaki sa kulungan? Oo nga, makinig ka kasi. Pumasok yung batang lalaki sa kulungan ng ahas. Imbis na siya yung dapat matakot, yung mga ahas pa yung natakot sa kanya. Ha? E paano naman nangyari yun? Nakita mo talaga? Takot talaga yung mga ahas? Mukha ba ako nagsisinungaling? Oo nga. Yung mga ahas mismo yung takot sa kanya. Tapos hindi lang yun ha. Kinausap niya pa yung mga ahas. At sinabi pa na simula ng araw na to, magiging magkaibigan sila. Pagtapos niya sabihin yun, yung mga ahas nagsilapit. Diyos ko naman Darwin, ano ba yan? Nakakakilabot naman yan. Diba? Hirap paniwalaan no. Kahit nga si Arnold, hindi magawa yun eh. Baka naman sanay lang yung mga bata sa mga ahas. Sanay? Ewan ko, Chantal. Parang marami namang taong sanay sa ahas pero hindi ganun kalakas. Basta ewan, parang ang hirap paniwalaan yung ginawa niya. Sabi pa nga nung batang babae, naiintindihan ng mga ahas yung sinabi ng kapatid niya. Tapos naiintindihan din ng kapatid niya yung sinasabi ng ahas. Napanganga na lang si Chantal sa mga pinagsasabi ko. Kung siya nga na nakikinig lang sa kwento ko, ako pa kaya na nakasaksi. Tulad ng inaasahan, nakarating kay Sir Diego ang tungkol sa nangyari. Kasalukuyan kaming nasa loob ng sasakyan noon at ako ang nagmamaneho. Si Sir Diego naman ay kasalukuyang kausap si Arnold sa telepono. Hindi lang mga ahas kundi pati mga buwaya. Eh tinanong mo ba kung ano sinabi ng mga hayop sa kanya? Ano? Hindi sinabi? Eh bakit? Baka mamaya kuntsabahin niya yung mga hayop na yan tapos mamroblema tayo. Huwag mo masyadong ilapit yung batang lalaki sa mga yan ha. Mahirap na, baka isaan tayo. Ah, oo, sige. Doon sa bagay, pwede rin. Eh yung batang babae. Ano? Kinakausap din yung mga ahas? Ah, ganun ba? Ah, oo, sige. Kakausapin ko na lang sila mamaya pagdating. Pag-aaralan ko kung paano mapakinabangan yung mga yan. Sige. Mamayang hapon na. Tumingin ako sa salamin. At nang ibaba nito ang phone at huminga ng malalim, nakita ko pa ang pag-iling niya na parang maging siya hindi rin makapaniwala. Grabe. May mga taong ganun pala talaga, no? Nakakausap yung hayo. Akala ko isang tao lang ang may alam kong ganun. Isang tao lang, sir? Eh sinong tao yon, sir? Basta, may kakilala akong ganun din. Ibig sabihin pala, sir, totoo pala talaga na nakakausap ng batang lalaki yung mga ahas. Yun nga ang sabi ni Arnold. Hindi ko pa naman nasasaksihan. Ang sabi lang naman sa akin ni Laura, marunong mag-alaga ng mga mababangis na hayop yung dalawang yun. Kaya tinanggap ko, para naman may mautos-utusan si Arnold doon. Eh sir, nanay raw ng mga bata yung babae nagsanla sa kanila. Totoo po ba yun? Yun yung sabi ni Laura. Pero hindi ko alam kung totoo. Posible rin kasi. Lalo na't malala yung pagkalulong niya sa sugal. At isa pa, kuba yung lalaking bata. Malay ba natin kung kinakahiya niya? Grabe naman po siya kung ganun, sir. Kawawa naman yung mga batang yun. Tapos ang papayat pa. Paano kung hindi niya talaga anak yun? Kung hindi niya anak yung mga yun, kawawa yung tunay na nanay. Kung buhay pa siya, opo, kawawa talaga. Pero sir, paano kaya sila napunta sa babaeng yun? Pinakilala sa akin ni Laura yung mga batang yun bilang mga anak niya. Kaya paano ko sasagutin ang mga tanong na yan kung tinanguan ko lang yung impormasyon at hindi ko na inalam pa? Ay, o nga pala, pasensya na sir. Nakita ko rin kasi yung ginawa ng batang lalaki kaya pati talaga ako nagulat. Malayo ang pinuntahan namin. May ilang oras din kaming bumiyahe. Kaya ang pangako ni Sir Diego kay Arnold na mamayang hapon raw ay hindi na natuloy. Hindi kasi dumating ang una niyang kamiting sa lugar kung saan sana sila magkikita. Kaya kinontak niya katransaksyon niyang may lahi. Yon ang rason kung bakit humaba ang biyahe namin. Dahil malayo ang lugar na sinabi nitong pagkikitaan nila.
naiwan lang ako sa sakyan at umidlip ng konti. Maya-maya pa, may kumatok sa bintana ng sasakyan at naalimpungatan pa ako. Pagtingin ko roon, si Chantal pala kaya binaba ko ang bintana. Oh, Chantal, bakit? Pinalabas na ako ni Sir eh. Parang secret yung meeting nila. Soundproof yung lugar eh. Ah, lagi naman ganyan yung mga yan. Basta malaking isda yung kausap. Binigyan niya ako ng pera oh. Tara, kumain daw tayo. Talaga? Ayos yan ah. Lumabas ako mula sa sasakyan at kasama ko si Chantal na kumain. Sa gabing yon, ayos naman ang daloy ng trabaho. Mga isang oras lang din ang ginugol ng aming amo sa kausap niya. At umuwi na din kami agad. Apat na oras ulit ang biyahe. Kaya pagdating namin sa area papasok sa hasyenda, malalim na talaga ang gabi. Tagong buwan pa lang ngayon, no? Sobrang dilim eh. Tapos ganito pa yung dadaanan natin, no? Ekta-ektaryang tubuhan, tapos sa dulo, ekta-ektaryang palayan. Tapos sunod pa nito, malagubat na mga mahogani, tapos mahaba din yun, ha? Sa akin, ayos lang. Nandito naman ako sa likod eh. Ikaw naman yung nasa unahan dyan. Kaya kapag may aswang, bulaga, edi lagot ka. Eh bakit naman bulaga? Ano yun, multo? Aswang nga, hindi multo. Baliw na to. Baliw? Walang aswang dito sa lugar na sakop ni Sir, no? Eh di galing sa ibang lugar. Di ba may aswang naman na lumilipad? O, gamit yung pakpak niya, makakarating siya dito. Sa laki nito? Naku, mapapagod lang yun bago makarating dito, no? Eh di ibig sabihin nga, naniniwala ka sa mga aswang. Oo naman. Tsaka totoo yung mga yan, no? Eh, ikaw ba? Naniniwala rin ako. Alam mo kasi, galing ako sa probinsya. Sa amin, kilala na maraming ganun. Hindi pa man ako nakakakita, pero may mga kilala ako na muntik ng mabiktima. Oo! Hoy! Bakit ka huminto? Patay! Namatay yung makina ng sasakyan. Pasensya na, sir, ha? Naberya po tayo. Tulog siya, Darwin. Tulog? Ay, inako, tulog na. Ayusin ko na nga lang. Eh, Chantal, umidip ka muna dyan. Ayusin ko lang to, lalabas lang ako. Sure ka? Hindi mo kailangan ng taga-ilaw? Oo nga pala. O sige, lumabas ka na dyan. Lumabas ako ng sasakyan at ganun din siya sa bandang likuran. Nasa pagitan na kami ng tubuhan at palayan. Agad kong inalam ang problema ng sasakyan. Kinuha lang ni Chantal ang flashlight na hawak ko nang tumabi siya sa akin. Hihigpitan ko lang ang dapat higpitan. Saka muling sinubukan itong paandarin, pero ayaw talagang mabuhay ng makina. Bumalik ako ulit sa likuran at muling sinuri ng maigi ang problema ng sasakyan. Habang abala ako sa ginagawa, nawala sa ginagawa ko ang ilaw ng flashlight na hawak ni Chantal. Uy, Chantal! Dito yung flashlight! Ano ba yung tinitignan mo? Ano kasi? Wala. Pasensya na ha. Binalik niya ang flashlight sa ginagawa ko. Pero nagtaka ako sa reaksyon niya. Para bang may nakita siya pero ayaw niyang sabihin. Bakit ba? May nakita ka? Huwag mo nang isipin yun. Baka dahil lang sa ilaw, kaya kung ano-ano na lang figura yung humuhulma sa paningin ko. Sige na, trabahuhin mo na yan. May nakita ka eh. Aminin mo. Kung meron nga, wala naman, kaya hayaan mo na yun. Parang form lang yun ang kung ano sa dilim. Nung kumurap naman ako, nawala naman. Uy! Ano bang ginagawa niyo dyan? Akala ko dahil nakahinto yung sasakyan, nakarating na tayo. Sir, pasensya na. Nagka-aberya lang po. Inaayos ko lang. Akala ko ba siniguro mong maayos na yan bago tayo umalis? Sir, siniguro ko naman po. Napagod lang siguro dahil sa biniyahin natin. Mahaba-haba rin po kasi yun, sir eh. Kung sa bagay. Pero okay na po ito siguro. Teka, start ko nga po. Pumasok ako sa loob ng sasakyan at pinaandar ito.
Napangiti ako kasi umandar agad. Pero dahil umandar ito, nagulat ako dahil sa pag-ilaw ng sasakyan. May babaeng nasa harapan namin. Ah! Multo! Ah! Darwin! Diyos ko naman! Nasa na may pintuan? Dali-daling pumasok si Chantal sa loob ng sasakyan. Nakita rin pala niya ang babae. Hindi ko alam kung white lady ba siya. Pero puting bestida kasi ang suot niya at mahaba pa ang buhok niya. Halos kalahating mukha niya lang ang nakikita. Dahil natatakpan ng bagsak na buhok nito ang magkabila ang pisngi. Bali si Sir Diego lang talaga ang hindi nakasigaw sa amin. At pagsara ni Chantal ng pintuan, nangibabaw ang malakas na hingal niya sa loob. Ay, grabe naman yun, Darwin. Para akong mamamatay sa takot. Sir, may babae po eh. Sandali, kakausapin ko. Oh, pero sir... Hindi na siya nagpapigil. Lumabas siya sa sasakyan at pinanood namin ang gagawin niya. Kinausap niya ang babae na walang emosyon. Pero nakikita ko naman na hindi ito sumasagot sa tanong niya. Sino ba kasi yan, Darwin? Hindi ko alam. Ngayon ko lang yan nakita dito. Grabe, akala ko talaga multo. Ang lakas kaya nakabog ng dibdib ko. Matik na nga akong maihi sa takot eh. Pero gabing-gabi na ha. Bakit pa siya nandito? Walang katao-tao yung lugar, oh. Ako, sinasabi ko sa iyo, ha? Wala akong tiwala dyan. Baka mamaya, Darwin. Ano? Aswang? Pwede rin. Pero ano kasing ginagawa ni Sir? Tingnan mo, hinawakan niya yung braso ng babae. Ano? Papasakayin niya dito? Kumatok sa pintuan ng amo namin. Binuksan ko naman ito at saka sinenya sa ni Sir si Chantal na lumipat sa tabi ko. Kabado namang lumipat ang isa sa kinaroroonan ko. At saka pinapasok ng amo namin ang babae. Darwin, larga na! Ah, sige ho, sir! Pinaandar ko ang sasakyan. At kahit gusto naming magtanong ni Chantal, pinili na lang naming manahimik. Wala kaming imikan sa biyahe hanggang sa makauwi kami. Hindi ko alam kung kilala ni Sir Diego ang babae. Pero naiuwi nga namin ito sa mansyon. Wala kaming narinig na tanong niya rito, pangalan o kung saan man ito nakatira. Basta ang babae, manipis na bestidang puti lang ang suot at wala pang tsinelas. Hindi ito nagsasalita, tanging iling at pagtangulang ang pagsagot nito kapag tinatanong. Manang, pakiayos nga isang kwarto sa taas. Bigyan siya ng mga bagay na magagamit. Damit, tsinelas at kung ano pa. Pagkatapos Marisa, pakiluto siya ng makakain. Nagsitanguan ang mga katulong nito sa katumalima. Walang utos sa amin, kaya nagsipasok na kami sa aming mga kwarto. Nakakain na kami kasi sa labas, kaya pwede nang magpahinga. Pero bago ako pumasok sa kwarto, napatingin muna ako sa babae na parang sinisilip bawat sulok ng bahay. Napansin ko rin si Chantal na napatingin rito, tapos aksidenteng napasulyap sa akin. Kumibit-balikat ito at lumapit sa akin sandali sa kabumulong. Darwin, ano kaya nga hinahanap niya? Eh bakit ako yung tinatanong mo? Siya kaya tanungin mo? Ba't ko naman gagawin yun? Ayoko nga, natatakot ako dyan kanina pa eh. Hey, nako. Ah, mabuti pa matulog ka na. Lamog na yung katawan ko sa pagod. Grabe, mauna na ako sa iyo ha. Pumasok ako sa kwarto. Takot akong magbasa ng tubig kaya nagpahinga muna ako ng konti. Ang buong akala ko, magagawa ko ang maglinis ng katawan noong gabing yon. Pero ang plano kong magpahinga ng konti, inabot na ng umaga. Nagising akong ganun pa rin ang suot kong damit. Ay, akala ko magpapahinga lang ng konti pero dumiretso na pala yung tulog ko. Naligo lang ako at nagbihis saka lumabas. Pero paglabas ko, napansin kong parang nagkakagulo ang mga tao sa bahay. Nangingibabaw pa ang boses ni Sir Diego. Anong wala? Umalis na walang paalam? Hindi niya ginamit din yung damit? Sir,
Sino pong nawawala? Yung babae nakita natin kagabi. Umalis daw na walang paalam. Pagising nila, wala na. Hala, bakit po umalis, sir? Dahil gusto niya umalis. Hindi naman naalis yun kung hindi niya gusto. Pero Darwin, pakisabi nga kay Albert na hanapin niyo babae ngon. Po? Bakit po? Ah, basta gawin mo na lang. Halugugin ang buong lugar ka mo. Hindi pwede makaalis yun. Lalayasan na naman kasi ako eh. Ha? Lalayasan si sir? Anong lalayasan na naman? Kakilala niya ba yung dati? Oy! Darwin! Ano ba't hindi ka pa nakilos dyan? Ha? Opo, sir. Tumungo ako sa herpetarium at tinawag ang nangunguna sa mga tao ni Sir Diego. Lalo na kapag pag-Armando ang misyon. Agad namang kumilos si Albert at nagtawag ng mga kasama para hanapin ang babaeng sinasabi ko. Hindi ako kasama sa ganong trabaho nila. Kaya balik ako sa mansyon. Pero nakasalubong ko si Chantal at kinaladkad ako pabalik sa herpetarium. Umalis si Sir, iba yung driver. Si Arnold lang daw ang tao sa herpetarium. Tara, samahan natin. Oh, bakit hindi ako yung driver? Malay ko. Tsaka bukod sa driver, may tatlo pa siyang kasamang lalaki. Parang mga sindikato nga ang dating nila. Ay naku, nakakatakot naman talaga dito. Ano ba yung si Sir? Gang leader? Anong gang leader? Bang high school lang yun. Pagdating sa herpetarium, nadatna namin ang dalawang bata na nasa loob ng kulungan ng mga ahas. Darwin, tingnan mo! Nakapulupot ang ahas sa bata! Cassandra! Yung kapatid mo! Naglalaro lang naman po sila. Nakita kasi naming nakapulupot sa katawan ng bata ang ahas. Ang bata ay nakahiga sa lapag. Kaya sa unang tingin, ang akala talaga namin kinakain siya ng ahas. Pero si Carlo tumingin sa amin. Tinapik niya ang ahas kaya siya nito pinakawalan. Ano? Naglalaro lang yan? Diba nga po, nagkakaintindihan sila ng mga ahas. Ganyan lang po sila maglaro. Ah, naglalaro lang pala. Diyos ko naman, Darwin. Para akong lalayasin ng espiritu nito. Meron ka nun? Alangan namang wala. Sira ulong to. Eh nga pala. Hello, Cassandra. Ako pala si Ate Chantal. Ang ganda-ganda mo po. Aha, eh salamat ha. Kumain na kayo? Gusto nyo kain tayo ng sabay? Oo, sige po, Ate Chantal. Sabay-sabay nga kaming kumain roon. Pero si Chantal, tanong ng tanong sa mga bata habang kumakain. Sinasagot naman ng bata ang mga tanong niya. Pagkatapos namin kumain, pinakita naman ng mga bata sa amin ang kakayahan nila sa mga hayop. Lalo na ang batang lalaki na talagang malapit sa mga ito. Pagkatapos siguro ng mga tatlong oras naming pananatili roon, dumating ang amo namin at agad na lumabas ang batang lalaki sa kulungan ng mga ahas. Parang takot ang dalawang bata rito, kaya prenteng nakatayo lamang sila sa harap ng amo. Nakita niyo po ba yung babae, sir? Hindi pa. Bakit kaya umalis yun? Ano pa lang pangalan nun, sir? Hindi na niya sinagot ang tanong ni Chantal. Pinagtuunan na lang niya ng pansin ang mga bata. Carlo, kaya mong kausapin yung mga ahas, di ba? Opo, sir. Eh, kaya mo rin bang kausapin yung mga buwaya? Kaya ko rin po. Kaya mo silang kontrolin? Opo. Halimbawa, papasok ka sa ground nila. Kaya mo silang kumbinsihin na hindi ka nasasaktan? Kaya ko po yun. Magkaibigan na po kasi sila. Eh, ikaw, Cassandra. Kaya mo bang kausapin yung mga hayop? Hindi po. Eh, di ibig sabihin, si Carlo lang ang kayang gumawa nito. Opo. Ah, sige. Arnold, ipasok mo nga si Carlo sa kulungan ng mga buwaya. Hayaan mo siyang bumaba sa ground. Ayos lang ba yun sa'yo, Carlo? Dalhan mo sila ng pagkain sa loob. O sige po, sir. Sir, hindi ba yun nakakatakot? Paano kung kainin siya ng mga buwaya?
Narinig mo naman yung sinabi niya, di ba? Kaya niyang kontrolin yung mga buhaya. Kaya naniniwala akong hindi siya masasaktan. O sige na, Arnold. Buksan mo na yung gate. Nag-aalangan man ay sumunod naman si Arnold. Katulad namin, takot din siyang isugal ang bata. Siyempre kahit mamatay ang bata, walang pakialam ang amo namin dahil pwede niya itong ibaon lang sa limot pagkatapos. Kaya hindi namin maiwasang mag-alala dahil may pakialam kami sa buhay ng bata. Darwin, paano kung kainin nga yung bata? Ewan ko. Hindi naman siya ipapasok ni Sergeant kung hindi siya sumagot ng oo eh. Tsaka tignan mo yung batang babae. Nakikita mo bang nag-aalala siya? Di ba hindi? Napatingin na rin si Chantal kay Cassandra. Pinaplano nito ang kapatid na bumaba sa bakal na hagdan. Kinukuyom ko na lang ang kamao ko noon para ikalma ang nerbiyos. Pero nang makababa ang bata, umikot si Sir sa kabila na malapit rito. Grabe, tingnan mo! Hindi nga siya ginalaw ng mga buwaya! Ano ba meron sa mga batang to? Ibang klase itong abilidad nila. Pakainin mo sila. Arnold, pakituntun yung lagayan ng karne. Agad namang sumunod si Arnold at binaba ang lagayan ng karne na nakakabit sa malaking tali hanggang sa maabot ito ng bata sa ibaba. Lumapit naman ang bata roon at kumuha ng karne. Mga kaibigan, nagugutom ba kayo? Marami akong pagkain dito, oh. Hala, nakakausap nga niya. Nagsilapit yung mga buwaya, oh. O sige, lapit pa kayo lahat dito. Hanay kayo dito, oh. Ikaw dito. Tapos ikaw doon ka sa tabi niya. Sunod ikaw. Tapos yung iba din, gayahin niyo ang ginagawa nila. Sa gilid mismo, humilera ang mga buwaya. Kumuha ng karne ang bata at binigyan niya ang isa. Sinubuan niya ito at tinanggap naman ang buwaya na hindi nasusugatan ang bata. Lumipat kami ng pwesto at pumunta kami sa tabi ng amo namin. Pero kami ni Chantal, namamangha sa nakikita. Sino ba tong mga batang to? Pamilyar yung mga abilidad nila. Pamilyar po, sir? Ano pong ibig niyo sabihin? Dati nang may nakagawa ng ginagawa niya. Pero kasama ko yun. Matagal na panahon na yun nakalipas. Ibig mong sabihin, sir, dati nang may nagtrabaho dito sa'yo na kayang gawin niyang ginagawa nila? Tumango lang ang amo namin, pero hindi ko mawari ang reaksyon niya. Pero mapapansin ko rin na parang may lungkot sa mga mata niya. Matapos naming masaksihan ang kakayahan ng bata sa mga buwaya, lumabas din kami sa lugar na yon. Tamang buga lang nang hininga si Chantal para maibsa ng kaba niya. Natawa naman ako sa kanya. Dalawang araw ang lumipas. Hindi pa rin nakikita ang babae. Nagdulot yon ng init ng ulo ng amo namin, kaya naging ugali na naman niyang manigaw. Kapag ganon siya, iniiwasan namin magtanong para hindi masinghalan. Gaano bang kahirap hanapin yon? Na hanggang sa ngayon, hindi nyo pa makagilap! Huwag kayong tumigil! Hanapin nyo! Malaking pera ang ilalabas ko para dito! Kaya huwag kayo anga-anga! Binabayaran ko kayo! Kaya tapatan nyo ako na maayos na serbisyo! Ano ba naman yan? Nagugulat talaga ako kapag sumisigaw si Sir eh. Bakit ba parang napaka-importante ng babaeng yun sa kanya? Hindi naman yun mukhang edad dalagad, di ba? Palagay mo, Darwin, nasa ilang taon na yun? Ewan ko. Parang nasa 25 lang ata yun, mga 28, ganun. Basta tingin ko, mas matanda sa yun ng mga ilang taon. Pero ikumpara mo kay Sir, di hamak na mas bata yun. Hindi kaya pinapahanap yun ni Sir kasi maganda? Gagawin niyang libangan niya, ganun? Uy, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kung ganyan siya dapat, ginawa niya na yun sa'yo. Eh, sa bagay, ginagawa ko nga magpakyut dyan eh, pero hindi naman ako pinapansin. Ano? Huwag mo sabihing... Shhh! Yung bibig mo naman! Okay, sige. Ikaw ah, may gusto ka pala kay... Sabi nang itikom mo yung bibig mo eh! Oo na, eto na. Close mouth na ako. Isang araw naman noon, mga oras noon alas 6,
galing kami sa labas at kararating lang. Bago kami pumasok sa gate, may nakita akong bag sa labas nito pero sa hindi kalayuan. Parang bag ng babae. Hindi ko muna yun pinansin. Pinasok ko lang ang sasakyan at hinintay na makababa ang dalawa. Saka ako lumabas at nilapitan ang bag. Teka, kaninong bag to? Pambabae? Nang bubuksan ko na sana yon, nakarinig ako ng hikbi ng babae. Sa una, hindi ko alam kung saan yon. Pero sa huli, napansin kong parang nagmula yon sa pader sa bandang dulo. May likuan kasi roon kaya sa palagay ko, doon nagtatago ang babaeng umiiyak. Binitbit ko lang ang bag at pinuntahan yon. Sino yan? Manang, ikaw ba yan? Pero imposibleng si Manang to. Barako dapat ang boses nito kung si Manang. Ah, baka ito yung isang katulong. Marisa, ikaw ba yan? Marisa, sumagot ka! Pero pagdating ko roon, walang tao. Napalingon ako sa bandang likuran ko. Wala rin akong makita. Kahit nagpalinga-linga ako sa paligid, wala pa rin. Pero mga 2 metro ang distansya mula sa akin, may puno ng akasya roon. At may humikbi ulit. Doon din ang gagaling. Ah, doon pala. Dinig ko kanina dito eh. Marisa, ayos ka lang ba? Parang umiiyak ka. Hoy, sumagot ka! Umiiyak tapos kapag tinawag na nanahimik? Ano kaya yun? Ngunit nang makalapit ako sa puno, wala na namang tao roon. Doon ako kinabahan. Lumakas ang kabog ng dibdib ko habang palinga-linga ako sa paligid. Wala naman akong nakitang kahit sino. Dahil doon ay nabitawan ko ang bag na bitbit ko. Grabe, minumulto yata ako. Tapos madilim na. Ang bilis naman. Anong oras na ba? Sandali kong tiningnan ang suot kong relo. 7:00 na pala. Parang hindi ko namalaya na 30 minutos pala ang ginugol ko sa lugar na yon. 30 minutos na yon? Bilis naman. Pero imposible na 30 minutos agad yun. Ganun ba kabagal yung pagdadahan-dahan ko? Wala naman yatang 30 yung hinakbang ko ha. May humikbi na naman at sa harapan ko banda. May 3 metro ang distansya. Doon ko na naman naririnig ang iyak ng babae. Para mas mabilis kong maabutan yon, tumakbo ako at sumilip roon pero wala ulit tao. Buisit, pinaglalaroan yata ako. Hoy, kung sino ka man, hindi ako natatakot sa'yo. Ano bang gusto mo? Ang lakas ng trip mo ah. Kung ayaw mo magpakita, bahala ka. Umiyak ka na lang dyan hanggat gusto mo. Pagkatapos kong sabihin yon, napabuga ako ng hangin. Tapang-tapangan lang kasi yon. Napapunas pa ako ng pawis sa noo at halos maririnig ko na ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pero nang humakbang ako at humarap sa mansyon, napasigaw ako ng malakas nang may babaeng nakatayo sa harap ko. Ah! Langya, ikaw pala. Masisiraan ako ng bait sa'yo. Bakit ka ba nang gugulat? At saka saan ka galing? Bakit hindi kita nakita? Wala dito si Laura? Ha? Sino yun? Sabihin mo na lang sa akin kung nasan si Laura. Laura? Abay malay ko. Hindi ko naman kakilala yun eh. Tsaka bakit mo ba siya hinahanap? May atraso ba yun sa'yo? Malaki. At gusto ko siyang patayin. Oh, kalma ka lang. Huwag ganyan. Masama yun. Masama? Bakit niya ako pinatay? Pinatay? Ibig sabihin, multo ka? Bigla akong naduwag sa sinabi niya. Para pa akong tanga na inangat ang kamay ko at nanginginig itong sinundot ang braso niya. Naramdaman ko naman siya kaya napatingin ako sa mukha niyang walang emosyon. Eh, buhay ka naman ha. Ano patay ang sinasabi mo? Nasaan si Laura? Eh, sino ba kasi yung si Laura na sinasabi mo? Hindi ko nga kilala yan, hindi ko alam.
Darwin! Darwin! Dahil narinig ko ang boses ni Chantal, napatingin ako sa gawin nito. Inaninag ko muna siya sa dilim habang kinakausap ang babae. Kung ako sa'yo, sumama ka na lang sa akin. Kakausapin natin yung amo ko na tulungan ka mahanap yung Laura na hinahanap mo. Okay na ba yon? Natigilan ako kasi ng pagtingin ko sa harap ko. Wala na doon ang babae. Ang kaninang kaba na nararamdaman ko, mas lalong lumala. Tapos, biglang may tumunog na miyaw ng pusa sa harapan ko. Napasigaw ako ng malakas nang makita ang pusang itim na tumakbo paalis. Napasandal ako sa malaking bato na nakahawak sa dibdib ko at nanlalaki ang mga matang sinunda ng tingin ng pusa. Anak ng... nawala yung babae. Tapos may pusang itim? Hoy, Darwin! Ano bang ginagawa mo dyan? Nakahawak ka pa dyan sa dibdib mo. Ano yan? Feeling mo may dibdib ka? Bakla ka ba? Bakla? Baliw ka ba? Eh, bakit ka kasi nakahawak sa dibdib mo? Eh, Chantal, hindi ka maniniwala sa nakita ko. Ano ba yung nakita mo? Alam mo yung babaeng pinaghahanap ni Sir? Nakita ko siya dito. Tapos tinanong niya ako kung nasan daw si Laura. Eh, hindi ko naman kilala yun. Laura? Tapos yung babae, nakita mo dito? Oo, ganun pa rin yung suot niya. Eh, nasa na? Eh, bigla nga nawala nung dumating kay. Ha? Paano naman nangyari yun? Tanong ko nga rin yan eh. Kausap ko lang siya kanina. Tapos nang tumawag ka, inaninag kita. Nagsalita pa nga ako tapos pagtingin ko sa harap ko, nawala yung babae. Ito ko, ito yung pumalit pusa. Anong sinasabi mo dyan? Sinasabi mo bang yung babae naging pusa? Abay, malay ko. Pero siguro baka ganun na nga. Eh, Chantal, paano pala kung aswang yung babae yun, no? Tapos kaya niya mag-an yung pusa. Hoy, Darwin, kung aswang yun, dapat kinain ka na nun. Pero hinahanap niya kasi si Laura. May kakilala ka bang Laura? Eh, pinatay daw siya ni Laura eh. Laura? Teka, parang may alam akong Laura. Yung sinasabi ni Sir na pangalan ng babaeng nagsanla ng kambal? Ha? Laura? Ay, oo nga. Laura yung pangalan nun. Buisit, bakit hindi ko ba naalala yun? Sana pala nasabi ko sa kanya. Ano raw ba kasing atraso nung Laura sa kanya? Ewan ko, pinatay daw siya. Pero nang hawakan ko, buhay naman. Parang ang nasisiraan ng ulo eh. Ay naku, halika na nga. Madilim na dito, sa loob na lang natin pag-usapan yan. Mabuti pa nga. Tara na. Nakatikim ako ng konting sermon pagbalik ko sa loob ng mansyon. Humingi na lang ako ng pasensya at hindi na rin pinahaba ng amo ko ang init ng ulo niya. Nang maging okay na siya, saka ko sinabi sa kanya ang dahilan ko. Pasensya na po, Sir. Hindi na po maulit. Pero may kailangan ka po malaman. Malaman? Tungkol sa ano? Nakita ko kasi yung babaeng hinahanap mo, Sir. Ano? Nasaan siya? Nawala din po agad eh. Nakita mo at nawala agad? Pinagloloko mo ba ako? Hindi po, Sir. Totoo po yung sinasabi ko. Nakausap ko ba nga po siya eh. Basta yung pagkawala niya, biglaan lang po. Mahirap po talaga ipaliwanag pero may kakaiba po sa kanya. Ay, sige nga. Sabihin mo sa akin kung anong sinabi niya. Nakausap mo siya, sabi mo, di ba? Opo, Sir. Hinahanap niya po si Laura. Si Laura? Opo, Sir. Parang nga pong galit siya kay Laura eh. Hindi ko nga po alam kung bakit. Pero bakit kaya, Sir, no? Kilala niya si Laura? Eh, sino po ba tong Laura, Sir? Kilala niyo po ba to? Hindi na niya sinagot ang tanong ko. Nagpakahulog na lang siya sa malalim na pag-iisip at kunot na kunot pa ang noo niya. Paano niya nakilala si Laura? Kilala mo ba, Sir, yung babaeng yun? Bakit niyo po pala siya pinapahanap? Sa oras na magpakita sa iyong babae, huwag mo nang pakawalan na.
Dalhin mo agad sa akin. Opo, sir. Tumalikod siya, sabay dukot naman ang phone niya at nagtawag ng tagahanap. Napakamot na lang ako sa ulo at huminga ng malalim. Hindi talaga mawala sa isipan ko ang nangyari sa akin. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Pero pagpasok ko roon, nagsihinto ang mga ito sa pinag-uusapan at tumingin sa akin. Nandoon na si Chantal na halata namang kasali sa chismis. Oh, bakit? Ano yan? Secret? Wala. Kumain ka na raw tsaka magpahinga ka na. Kakain talaga ako. Sabay-sabay na kaya tayo. Pumayag naman ang mga ito. Simpleng usapan lang ang nabuksan nila. At alam kong hindi na yon tungkol sa pinag-uusapan nila kanina. Para bang ang bagay na yon, hindi ko na pwedeng marinig. Hindi ko naman pinagtuunan pa ng pansin yon. Pero biglang umalulong ang mga aso sa kulungan nito sa labas. Hindi gaanong malakas ang mga ingay nila kapag nasa loob. Pero maririnig pa rin namin. Ayan na naman yung mga aso. Gabi-gabi na lang. Gabi-gabi? Oo, hindi mo ba naririnig? O baka masarap lang talaga yung tulog mo. Ano, masarap ang tulog ka dyan? Oo nga, sabihin na natin masarap ang tulog ko. Pero hindi ako tulog mantika, ano? Mabilis ako magising. Tsaka ngayon ko lang sila narinig na umaalulong. Hoy Darwin, lagi kayang umaalulong yung mga aso dito. Ilang gabi na. Ano? Totoo talaga yan? Alam nga namang magsinungaling ako. Para saan? Dahil narinig ko ang alulong na yon, oras ng pahinga ko ay hindi ako makatulog. Walang tigil sa pag-alulong ng mga aso. Maaring malaki ang bahay, pero banda sa kwarto ko kasi, lusot sa bintana ang ingay. Nasa bandang likod kasi ang mga kwarto namin. Dati akong may kasama sa kwarto na yon, pero umalis kaya ako na lang mag-isa. Dahil hindi ako mapakali, bumangon ako para sumilip sa bintana. Sa ibabaw pa kasi ito kaya napilitan akong umakyat sa double deck at sumilip roon. Sa una wala akong nakita. Pero habang iginagala ko ang paningin ko, may nakita akong bata sa labas. Nakaupo lang ito sa simento at patingin-tingin sa kaliwat kanan. Tapos gumapang pa. Galing yung anak to. Bakit nandito? Gabing-gabi na. Hoy, bata! Hoy! Dito! Bata! Ay, nako! Lumayo pa! Lumabas ako sa kwarto at dire-diretso ako papunta sa kusina. May pintuan kasi roon, kaya nilapitan ko yon at binuksan. Pero kung kailang bukas na ang pintuan, saka ko napagtanto ang tungkol sa bata. Sandali, paano nagkaroon ng bata dito? Lalo na dito sa loob ng mansyon. Hindi kaya tiyanak yun? Naku, baka mapahamak pa ako dun. Sinara ko pabalik ang pintuan pero hindi ko magawa. Parang may humarang sa pagitan nito. At pagtingin ko sa ibaba, naroon ang bata. Napasigaw na naman ako at napaupo pa sa sahig. Bata nga ito. Pero nang gumapang ako papunta sa switch ng ilaw, doon ko nasilayan ang itsura nito. Tumayo pa ito at naglakad papunta sa akin. Maitim na bata ito at ang pangit pa ng muka. Kulubot ang bandang ilong nito at paslant papataas ang butas ng ilong. Sandali! Huwag mo ko sasaktan ha! Diyan ka lang! Diyos ko, tulong! May bata dito! Atras ako ng atras. Nakadikit lang ang likod ko sa dingding habang humahakbang palayo sa bata. Nakarating ako sa kinaroroonan ng ref. Kulang na lang sumiksik ako sa kinaroroonan nito. Pero ang bata, naglakad diretso papunta sa sala. Huminahon ako dahil doon pero nagtataka ako. Sa kabila ng takot, sinundan ko itong naglalakad hanggang sa umakyat pa ito sa hagdan. Saan ka pupunta? Tuloy-tuloy lang ang lakad nito. Maya-maya ay narinig kong bumukas ang pintuan sa kusina. Napahinto ako at napatingin doon. Nagulat ako dahil pumasok si Cassandra.
Cassandra? Pasensya na po kung pumasok ako. May nakita ka po bang bata? Bata? Kilala mo yung bata? Ayun siya. Maraming salamat po. Ilo, huwag kang pumunta dyan. Halika dito. Tumakbo si Cassandra paakyat sa hagdan at hinabol ang bata. Kinuha niya ito at kinarga. Ako naman napapanganga na nagtataka sa nakita. Saan galing yung batang yan? Tsaka kaninong anak yan? Pero tiningnan lang ako ni Cassandra at kumaripas ng takbo sa labas. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Dahil tumakbo siya, hinabol ko naman. Sobrang bilis niyang tumakbo kaya binilisan ko rin. Lumabas siya sa gate sa likuran. Nagtaka ako kung paano nabuksan yun doon. Pero nakita ko ang kandado. Sira ito. Hindi ko muna yun pinansin at nagpatuloy ako sa labas. Lumingon pa sa akin si Cassandra habang tumatakbo. Dahil doon ay nadapa siya. Pero ang batang hawak niya, tumakbo ng mabilis. Cassandra! Nako, ang bilis mo tumakbo. Paano mo nagawa yun? Eh, teka, nasaktan ka ba? Gamin-gamin na, bakit ka pa nandito? Isusumbong mo ba ako sa nakita mo? Ha? Eh, pero teka, kanino bang anak yun? Bakit ang bilis tumakbo? Matapos kong itanong yon, muli na naman akong may napagtanto. Napahawak ako sa ulo ko ng mapagtanto sa sarili na walang batang ganon ang edad na mabilis tumakbo. Wala pang damit yon at lalaki ito. Tapos sa palagay ko, wala pang isang taon. Bumangon si Cassandra pero ang mga mata niya nasa akin. Isusumbong mo ko, no? Hindi. Cassandra! Huwag mo ko sakalin! Sandali! Sinungaling ka! Isusumbong mo ko eh! Hindi! Hindi kita isusumbong! Bitawan mo ang leg ko! Hindi ako makahinga! Paano ako makakasiguro niya hindi ka magsusumbong? Dahil baka sakto ka ng mga tao dito! Kaya bitawan mo ko! Baka ako hindi kita susumbong! Mabuti na lang binitawan niya ang leeg ko. Sobrang nagimbal talaga ako noon dahil ang lakas niyang manakal. Parang hindi lakas ng isang bata ang taglay niya. Hawak-hawak ko lang ang leeg ko habang hinihingal at tumingin sa kanya. Ano ka ba? Bakit ang lakas mo? At sino bata yun? Si Carlo nasaan? Hindi ba dapat natutulog na kayo? Nasa kwarto namin siya. Eh bakit ikaw nandito ka pa? Hinabol ko lang yung bata. Kilala mo kung sino yung nanay ng bata? Opo. Eh kung ganun, nasaan yung nanay niya? Teka sandali, bata ba yun? Walang batang ganun kumilos ah. Ano yun, Cassandra? Bumalik ka na lang po sa mansyon. Babalik na rin po ako sa tinutuluyan namin. Cassandra, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Anong klase nila lang yun? Sabi mo may nanay siya. Sino yung nanay niya? Si Mama Laura. Ano? Kapatid mo yun? Sige na po, bumalik ka na. Basta wag mo akong isusumbong ha. Bumalik ka na po. Pagkatapos niyang sabihin yon, umalis siya sa harap ko at tumakbo na naman. Ako naman, nagpakahulog sa malalim na pag-iisip. Kung anak ni Laura ang batang yon, ibig sabihin nandito si Laura. Napakamot ako ng ulo. Sobrang inosente ako sa pagkakataong yon. Wala talaga akong kaalam-alam sa katotohanan. Bumalik na lang ako sa mansyon at pumasok sa kwarto. Halos hindi ako makatulog sa kakaisip. Ang mga aso naman, tumigil na sa pag-alulong kaya kung ano-ano na lang pumapasok sa isipan ko. May bata bang aswang? Tiyanak ba yun? Ay nako, sakit na naman ang ulo ko nito. Makatulog na nga. Nagtaklubong na lang ako ng kumot. Sa ganong posisyon ako nakatulog at kinabukasan, nagising ako. Paglabas ko ng kwarto,
Usapan ng mga katulong ang sirang kandado sa maliit na gate sa likuran. Naisip nila may pumasok raw. Nanahimik ako kasi nangako ako sa bata na hindi ako magsusumbong. Hindi sa takot ako, kundi hindi ko alam kung ano ang magagawa ng amo namin sa kanya. Pagkatapos ko sa kusina, lumabas ako at doon nang ibabaw ang boses ng amo ko. Anong ginawa mo sa kanya? Bakit siya nagkaganon? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko nga kilala yung babaeng tinutukoy mo. Kilala mo? Ilang beses mo na narinig yung pangalan niya noon pa? Huwag ka nang magmamangan. Baka may ginawa ka, Laura. Sinasabi ko sa'yo, mapapatay kita! Sinasabi na ngang wala. Wala nga, ano ba? Ang kulit mo ah. O nga pala, nasa na yung mga anak ko? Kukunin ko na sila at ibabalik ko na yung pera mo. Hayaan mo silang manatili dito. Hindi pwede. Kukunin ko sila. Hindi mo sila anak, Laura. At paano mo nasabi yan? Hindi mo sila kamukha. Kapag hindi kamukha, hindi na anak? Eh bukod pa doon, may iba pa akong basihan. Kapag sinabi ko sa'yo, mamamatay ka na dito pa lang. Hindi mo makukuha yung mga bata sa akin. Sinasabi ko na nga ako ang ina ng mga yan. Kahit tunay ka pang ina, wala ka pa rin kwenta, Laura. Kaya huwag mong ipagmalaki na nanay ka. Dahil hindi ka ina, wala kang anak. Hindi sa'yo itong mga batang ito. Walang nagawa ang babae kundi ang sumigaw sa galit. Umalis ito at naiwan naman ang amo naming nagpakawala na lang ng buntong hininga. Kinabahan ako noon dahil mayroong hindi inaasahang pangyayari. Dahil patakbo papasok ng mansyon ng isang katulong na naghahatid ng pinamalengke sa herpetarium para sa mga nagtatrabaho doon. Ang sabi nito, kinuha ni Laura ang mga bata. Galit naman ang amo ko at nagtanong kung bakit hinayaan nila Arnold si Laura. Ang sagot ng mga katulong, sinabi ni Laura sa mga ito na naibalik na raw ang pera ng among pinangbayad nito sa pagsanla. Wala siyang karapatan kunin ng mga bata dahil hindi siya ang ina. Nagkamali na nga siya sa pagsanla ng mga ito. Dadagdagan niya pa na isang pagkakamali. Pakitawag si Albert! Agad na sumunod ang katulong at napabuga na naman ang hininga ang amo. Lahat na lang nilayo mo sa akin. Una si Marian, ngayon yung mga bata. Darwin, ihanda mo yung sasakyan! Okay po, sir. Agad rin akong sumunod at nakasalubong ko agad si Albert sa pintuan. Narinig ko pa ang utos ni Sir Diego kay Chantal na sumama raw sa amin. Sa loob ng sasakyan naman, nasa unahan namin ang mga motorsiklo na tauhan ni Sir Diego. Binilisan ko lang ang pagmaneho, habang ang amo ko naman, nasusulyapan ko sa likuran na panay ang tingin sa relo. Tapos, tumawag pa at nakipag-usap sa katawagan. Maabutan pa kaya natin sila? Anong oras ba sila umalis? Huwag kang mag-alala. Bibilis ako na lang para maabutan pa natin. Pinaharurot ko ang sasakyan ngunit sa pagkalabas namin sa magubat na mahogani, bumungad sa amin ang mahabang kalsada sa gitna ng palayan at hindi pa nakarating sa tubuhan. Nakahinto ang mga tao ni Sir Diego. Tapos may sasakyan rin na nakabaliktad. Anong nangyari? Dito ba tayo? Teka, bababa ako. Sige ho sir. Igigilid ko lang po. Nang igilid ko ang sasakyan, agad na bumaba si sir. Mabilis na sumunod si Chantal at maging ako rin. Agad na niyang tinanong ang mga tao niya kung anong nangyari. Sinabi ng mga ito na ang nakatagilid na sasakyan lang ang nadatnan nila at ang babae na may tama ng baril. Nakita ko ang babaeng tinutukoy nila at nakahiga ito sa kalsada. Marian! Marian! Anong nangyari? Buhay ka pa, di ba? Bakit po umuusok yung sugat niya, sir? Kailangan natin siya dalhin sa ospital. O sige, yung sasakyan, ihanda mo! Oho, sige ho, sir! Diego, huwag... Mamaya ka na magsalita. Dadalhin kita sa ospital. Si Laura... Ano? Si Laura may gawa nito sa'yo? Magkakilala kayo?
Mga anak ko. Mga ano? Anak? Mga anak mo? Ano mga anak? Ang kambal ko. Diego, kunin mo ang bala sa sugat ko. Sige na. Anong sinasabi mong anak? Si Cassandra at Carlo? Mga anak mo? Kunin mo ang bala sa sugat ko. Kailangan makuha na yung bala sa sugat niya, sir. Umuuso kasi. Kapag nawala yung bala sa sugat niya, gagaling siya. Tama si Chantal, sir. Mamamatay siya dahil sa bala. Teka, susubukan ko. Hindi, Darwin. Ako na gagawa. Marunong ako nito. Sumang-ayon ako kay Chantal dahil may bigla akong naintindihan sa sugat ng babaeng umuusok. Sandali! Delikado yung ginagawa mo, Chantal! Pigilan mo si Sir Darwin! Maintindihan mo rin, Sir, mamaya. Pasensya ka na! Pinigilan ko ang amo namin. Dahil naman sa ginawa ko, tinutukan ako ng baril sa ulo ng mga kasama ni Albert. Pumikit lang ako ng mga mata at binaliwala sila. Natatakot ako, oo. Pero hindi pwedeng magkamali ng desisyon si Sir Diego. Lalo na't naintindihan ko na ang sitwasyon ng babae dahil din kay Chantal. Dinukot ni Chantal ang bala sa sugat ng babae. Todo pigil naman ako kay Sir Diego na nagmumura na. Maya-maya pa, nakuha ni Chantal ang bala sa sugat ng babae at inilawan niya ito kung paano ito naghilom agad-agad. Ano? Paano nangyaring gumaling ka agad? Maraming salamat sa'yo. Kailangan kong mahabol si Laura. Oo, sige. Mag-ingat ka ha. Baka mabaril ka ulit. Umalis ang babae. Ang bilis ng pagtakbo nito. At maya-maya ay nakita na lang namin sa liwanag ng buwan ang malaking ibon na lumilipad. Marian! Teka, anong nangyari? Nasaan siya? Sir, yung kambal mga anak niya daw. Ibig sabihin nun, yun yung atraso ni Laura sa kanya. Pero si Laura, alam kong paano siya labanan. Kailangan niya ng tulong. At saka sir, di ba dati mo siyang nobya? Paano kung sa'yo pala yung kambal? Sakto di ba? 10 taong gulang na yung mga bata? Buwiset! Walang yaka, Laura! Anong ginawa mo sa vagina kung hayop ka? Tumakbo si Sir Diego sa pilapil ng palayan. Sumunod naman kami. Bahala na kung saan makakarating, basta maabutan lang namin ang mga bata. Sumunod din ang mga tao ni Sir Diego. At sa haba ng aming tinakbo, naabutan rin namin sila. Pero si Carlo hawak ni Laura sa leeg. Sa harapan naman ng mga ito, nakaluhod na si Cassandra at umiiyak. At wala roon si Marian, pero may kumikilos na hindi namin nakikita. Sa paligid naman ay may dalawang taong nakahandusay at duguan na. Agad namang tinutukan ng mga tao ni Sir ng baril si Laura. Sige lang, magsilapit kayo! Para sumabog na tayong lahat dito! Bitawan niyo po yung kakambal ko, Mama. Maawa ka na po. Manahimik ka nga dyan, Cassandra. Hindi mo ako, Mama. Anak ka ng aswang. Naiintindihan mo ba yon? Kayong dalawa ni Carlo, mga anak kayo ng aswang. Laura, bitawan mo si Carlo. Cassandra, halika dito. Subukan mo lang kumilos, Cassandra. Papatayin ko tong kapatid mo. Bakit mo ito ginawa? Ano bang problema mo kay Marian at sa mga bata? Malaki. Sobrang laki ng problema ko sa kanila. Si Marian ang rason kung bakit hindi ako ang pinili mo. Hindi si Marian ang rason kung bakit hindi kita pinili, Laura. Wala pa si Marian. Inayawan na kita. Inayawan? Nakalimutan mo na ba? Niloko mo ko dahil sa babaeng yon. Hindi pa't mas maigi yun kesa naman ilalat ko ang totoong dahilan. Anong sinasabi mong dahilan ha? Dahil may sakit kang kleptomania, magnanakaw ka! At gusto kong intindihin ang kalagayan mo dahil isang sakit yan! Alam mo? Oo, alam ko. Kaya gumawa ako ng paraan para lumayo ka na hindi sinasampal sa iyo ang katotohanan. Dahil alam kong hindi mo yung ginusto, kaya mas maiging sa mata ng lahat ng tao. Ako yung nagkamali. Pero nagsisi ako na hindi ko nilantad yon. Pero sana pala, ginawa ko para alam nila kung gaano katibay ang dahilan ko.
Lalo na ngayon nakita ko, hindi ka lang pala magnanakaw, kundi isa ka palang halimaw! Alam mo, Diego, kung naging halimaw man ako, kasalanan mo yon. Huwag mong hintayin, iputok ko tong baril na to sa noo mo! Nakakalimutan mo bang granada ang hawak ko? Kung ang aswa nga hirap magdesisyon, ikaw pa kaya? Tingnan natin kung sino sa inyo ni Maria ang mas mautak. Kapag pinatay mo ko, sabog si Carlo. Kapag si Maria ang pumatay sa akin, sabog din si Carlo. Sino mag-aakalang mauuto ko ang aswang na to? Huwag mong piliting magalit ang anak ko, Laura! May babaeng biglang lumitaw sa likuran niya. Si Marian yon at nakatayo lang. Bumaling rin ang paningin ni Sir Diego roon. At sino ka naman para balaan ako ng ganyan? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? Paano ka nakakasiguro na kapag sumabog yung granada mo, mamamatay ang anak ko? Hindi mo pa rin ba naiintindihan kung bakit ako buhay? Hindi ba dapat patayin ako dahil pila kang balang ginamit niyo sa akin? Ano bang pinagsasasabi mo? Ibig sabihin, ang mga tulad namin hindi madaling patayin. At talagang si Carlo pa ang binihag mo? Nakakatawa ka. Dikit pa sa dibdib mo ang likuran niya. Wala ka talagang kaalam-alam habang pinapalaki mo ang mga bata. Ano bang meron sa kuba mong anak? Cassandra, tumayo ka. Umalis ka dyan. Hoy, Cassandra! Kapag tumayo ka, pasasabugin ko to! Pero hindi nakinig ang bata. Lumapit lang ito sa amin at agad na niyakap si Chantal. Nang umatras sila, hinila niya pati ako. Darwin, baka biglang uminit ang ulo niyang si Laura, tapos bitawan niya yung granada. Eh paano yung isang bata? Hindi ko nga alam eh, pero sigurado ako hindi yan pababayaan ng nanay niya. Saktong pag-alis namin, sa isang iglap lang ay kumilos si Marian at biglang hawak na nito ang braso ni Laura, pati na rin ang kamay nito. Nanlaki ang mga mata ni Laura at maging sila Sir Diego nagulat. Kasunod na nangyari ay ang pagkilos ng likuran ni Carlo at unti-unting may lumalabas roon. Sa sobrang gulat ni Laura, nabitawan nito si Carlo. Nakawala ang bata sa kanya na hindi na ito kuba at tumakbo ito palapit sa amin. Agad itong yumakap sa kapatid. Pero si Laura, kinagat ito ng batang lumabas sa likuran ni Carlo sa leeg. Sumigaw ang babae pero hinawakan ito ni Marian. Mariling niyo! Mariling niyo ang bata! Wag! Anak ko rin siya! Ilo anak, tama na yan! Wag kang pumatay! Kontrolin mo siya, Carlo! Hindi siya pwedeng pumatay! Malalasahan niya ang lasa ng tao! Hindi! Mamamatay ang Laura na yan! Masama siyang babae! Mamamatay siya! Pero hindi pwede, Carlo! Ilo! Ilo! Tama na! Ilo, anak! Makinig ka kay mama! Huwag kang pumatay ng tao! Pero pagkatapos sumigaw ni Marian, dumaing ito. Hindi nakinig ang bata na kumakagat sa leeg ni Laura. Si Marian naman, dumadaing na hindi maintindihan. Maya-maya pa ay nagpalit ito ng anyo bilang aswang. Marian? Maling-mali ka ng sitwasyon ng pag-atake, Laura. Dahil sa barang ng tiyahin mong ito, hindi kita maliligtas mula sa anak ko! Sumirit na ang dugo mula sa leeg ni Laura. Ang masaklap pa noon, dahil nabitiwan ito ang granada at sasabog ito. Nagsitakbuhan ng lahat pero si Sir Diego, hinila pa si Marian palayo sa mga ito. Nagawa nga nitong hilahin ang babae. Pero dahil sa pagsabog, natamaan ito sa likod. Halos lahat tumilapon at maging kami na merong distansya sa mga ito ay natumba pa. Natamaan ako sa braso kaya nagkaroon ako ng konting paso. Napahawak naman si Carlo sa dibdib at taranta akong bumangon sa kainilawan ng kamay niya. Carlo! Carlo, may sugat ka! Ilo! Ilo! Carlo, si Ilo! Nasabugan siya! Chantal? Hoy, Chantal! Langya ka! Mas may tama ako sa iyo, tapos ikaw pa itong hinimatay! Hoy, Chantal, gising! Ano ba nangyari, Darwin?
Yung mga bata. Okay sila. Si Sir Diego. Sir, ayos ka lang ba, sir? Inilawa namin ang kinaroroon na nila. Mas malayo sila sa akin, pero nakadapa siya at ang babae naman ay nakadapa rin sa likuran niya. At may sugat ito sa likuran. Sir! Sir Diego! Gumapang ako at sa huli ay tumayo rin. Tumakbo ako papunta kay Sir Diego. Ang mga bata naman ay pumunta sa kung saan ang tinatawag nilang si Ilo. Sinuri ko ang kalagayan nilang dalawa. Si Marian, hindi ko alam kung patay ba siya o buhay. Pero si Sir Diego buhay pa. Base sa posisyon nila, pinrotektahan ni Marian si Sir Diego. Darwin, buhay pa ba sila? Oo, dalhin natin sa ospital. Pagkasabi ko noon, bumangon naman si Marian. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya, pero tumayo siya kahit hinang-hina na. May mga dugong tumutulo sa likuran niya at lumapit siya sa mga anak niya. Patay si Laura roon, pati ang batang si Ilo. Humagulhol si Marian maging ang kambal. Pero may iniinda itong sakit. May sinusuka ito na kung ano. Ayos ka lang po ba, Mama? Bakit may uot na lumalabas sa bibig mo? Wala na si Ilo, mga anak. Pero sumama muna kayo sa kanila. May dapat lang akong harapin. Isan ka pupunta? Babalik ako, mga anak, pangako. Huwag kayong umalis sa tabi ng papa niyo, ha? Papa po? Si Diego. Papa niyo siya. Sige na, aalis na muna ako. Mabilis na umalis si Marian. Ang ginawa lang namin noon, dinala sa ospital si Sir Diego. Nang i-report ang nangyari, ang naging dahilan lang ay kinidnap ni Laura ang tatlong bata. Dalawang kambal at isang maliit. Nasunog na ang katawan ni Ilo, na ayon sa mga kapatid nito, isa palang aswang ang batang yon na tinatawag na Byangonan at kambal din nila. Nakatago lang ito palagi sa likuran ni Carlo. Pero ngayon, dahil wala na, hindi na kuba si Carlo. Ang rason ng pagkamatay ni Laura at ibang mga lalaking kasama nito, dahil sa baril at granada. Kaya hindi masyadong mahirap sa lahat ang magpaliwanag na hindi nababanggit ang katotohanan tungkol sa aswang. Isang linggo ang lumipas. Nasa ospital pa rin si Sir Diego noon. Napuruhan kasi siya sa binte at braso. Lagi lang nagbabantay sa kanya ang kambal niyang mga anak. Darwin, kamusta sa mansyon? May balita na ba kay Marian? Ay, wala pa po sir eh. Pero tuloy pa rin po yung paghahanap nila. Ganun ba? Eh, sana okay lang siya. Eh sir, paano po kung wala na siya? Buhay pa siya. Nakita ko kung paano siya lumaban sa kamatayan at gumaling agad-agad. Kaya alam ko sa pagkakataong ito, buhay pa yun. Hindi na nga nakatayo pa si Sir Diego, pero tuloy pa rin naman ang trabaho namin sa kanya. Si Chantal ang tuluyang nakaintindi ng ginagawa niya dahil kay Chantal niya pinahawak ang lahat. Ang mga kamiting pala noon ni Sir Diego tungkol sa mga taong bumibili ng mga alagang mababangis na hayop sa kanya. Dalawang buwan ang nakalipas noon, isang magandang balita ang dumating. Dumating kasi ang ina ng mga bata at labis itong ikinatuwa ng mag-aama. Marian? Marian, boy ka! Diego? Cassandra? Carlo? Mama! Salamat naman po at bumalik ka! Oo mga anak, nandito na ako. Okay na ako. Saan ka ba nanggaling, Marian? Bakit ang tagal mo bumalik? May hinarap akong matinding paghihirap. Mahirap kasing talunin ang mangbabarang na tiyahin ni Laura. Ilang taon kong ininda ang paghihirap sa mga ginagawa niya. Pero ngayon huwag kayong mag-alala dahil malaya na ako. Ilang taon? Oo, Diego. 4 na taon ang mga bata sa poder ko. Kinuha niya ang mga to. Hindi niya sana ako makakaya kung siya lang. Pero sa tulong ng tiyahin niya, natalo nila ako.
pero hindi ako sumuko. Pinag-aralan ko ng maigi kung paano labanan ang barang. Kaya ako nagawang mabuhay ng matagal dahil isa akong aswang, isa akong bangkilan. Sinangla niya yung mga bata sa akin. Walang ya talaga siya. Ginawa ko mga tauhan ng sarili kong mga anak. Ang importante naman, hindi nagtagal at nalaman mo agad. Alam kong pinahirapan niya ang mga bata. Pero kahit kailan, hindi niya nalaman ang tungkol kay Ilo. Binigyan ko siya ng maayos na libeng, Marian. Kaya bukas mismo, puntahan natin siya. Masaya akong makita na sa wakas, may sarili ng pamilya ang amo ko. Sa ngayon, Miss Clar, dalaga't binata na ang kambal. Ang ina naman ng kambal, namumuhay na walang pinagkaiba sa tao. Parang ang hindi halatang isa itong aswang. Maayos naman ang lugar nila hanggang ngayon. Tuloy pa rin ang herpetarium ni Sir Diego hanggang ngayon. Yun nga lang, hindi na ako nagtatrabaho doon. Kasalukuyan na kasi akong may pamilya at nasa Maynila na. Kaya malayo na talaga ako sa lugar nila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pag-ere nito. Ganon din po sa mga listeners nyo. At oo nga pala po, Miss Clar, ang pangyayaring yon, 10 taon na ang nakakaraan.